Laro na naman ng Yokohama Bicor at makakalaban nila ngayon ang team ng San Antonio Phoenix. Ravenna Sotto ang maglalaban sa game na ito, player ng magkabilang team, dalawang Pinoy import ng Japan B1 B-League para sa team ng San Antonio Phoenix at ng Yokohama Bicor. Kay Sotto, mainit-init pa ang double-double na stat line para sa team ng Yokohama laban sa Kawasaki at challenge na naman para kay Kaiju ang mga import ng San Antonio Phoenix sa loob ng paint. Cody Clark, Jenty Maitin, Dave Donsinski ang nakita natin ng mga imports ng San N at mabibigat rin ang mga ito sa loob ng paint dahil sa international experience na meron sila. Cody Clark, nakapaglaro na sa NBA, Russia, Europe at sa iba pang liga abroad, kaya naman malawak ang experience ng player na ito sa international basketball level. Naglalaro si Cody Clark sa power forward position at bilang last line ng defense ay sigurado na isa ito sa babantayan ni Kaiju sa loob ng paint. Dave Donsinski naman, isang player na kilala sa Eurocup at nasa Japan B1 B-League na ngayon, center power forward ang position at laruan may height na 6'10", ang isa pang import ng San N na makakamatch up ni Kai Sotto. Ang pangatlong import naman ay si Jenty Maitin, isang power forward at kung mapapansin natin ay mga bigs ang mga ito kayang maglaro sa center at power forward position, kaya naman masusubukan na naman si Kaiju laban sa mga players na ito. Mas tumitindi pa ang laro ni Kai Sotto dito sa Japan B1 B-League at isa sa dahilan kung bakit ganito ang kanyang laro ay nakarecover na ito sa injury at papunta pa lamang siya sa kanyang prime at 21 years old pa lamang siya. Mas malakas na Kaiju ang makikita natin sa mga susunod na taon ng kanyang karera sa basketball. Bago ang laro ng Yokohama, mamaya ay narito ang isa sa laro ni Kai Sotto na kung saan isang double-double na stats ang kanyang nagawa. Starting center natin si Kaiju sa game na ito, matinding imports ang kalaban at sa unang Kaiju play na nakita natin isang rebound play ang nagawa ni Kai, kitang-kita ang laki ni Kai Sotto sa loob ng paint. Dito good defense pinakita ni Kai sa shaded area, hindi na itinuloy ng kalaban ang atake kay Kaiju at napapasa na lamang ito sa labas. Malakas na presence ni Kai Sotto sa loob ng paint sa depensa, kitang-kita sa play na ito. Rebound tapik palabas ni Kai papunta sa kanyang kakampi at lahat nga rin talaga ay ginagawa ni Kai kahit sa maliliit na detalye ng laro para makatulong sa kanyang team. Bola ng Yokohama, chance para sa opensa. Fake pass ni Kai Sotto, kumagat na naman ang defender at marami na rin ang nabibiktima ni Kai sa fake pass na ito. Pressure sa depensa ipinadama ni Kai Sotto sa play na ito. Tira ng kalaban sa 3-point area, mintis dahil sa depensa. Kai Sotto pumoste, pinagtulungan ng dalawang import. Foul na kuha ni Kaiju pero ipinakita lang ni Kai na mahirap siyang pigilan sa 1-on-1 kaya naman madalas rin itong nadadouble team sa loob ng paint at free throw ni Kai Sotto pumasok. Alley-oop play ni Kai Sotto. Kita naman dalawa ang sumabay. Foul na naman ang binigay kay Kai Sotto. Madalas nga rin na mabugbog ng mga foul sa loob ng paint itong si Kaiju. Unang free throw at ikalawang free throw ni Kai Sotto pumasok. Dito naman ganda ng pagkakatapik ni Kai Sotto sa bola. Napunta sa kanyang kakampi ang bola. Pagkakataon na ngayon ng Yokohama na umatake, presence ni Kai Sotto sa loob ng paint, mapa-open sa depensa at sa pagkuha ng rebound palaging ipinapakita sa kada laro. Pagkatapos ng mga maliliit na detalye na nagagawa ni Kai sa depensa at rebound, ngayon naman ay isang Kaiju follow-up dunk ang ipinakita, oras na para sa opensa. Rebound play na naman ang nagawa ni Kai dito, kaya double-double ang kanyang nagawa at nagsisipag rin si Kai na sundan ang bola para makuha niya ang rebound at kung ganito palagi ay magiging dominant talaga si Kai sa karamihan ng kanyang laro at yung double-double na mahirap gawin sa laro ay pwedeng madalas na niyang magawa. Malakas ang rebound play na naman ang pinakita ni Kai, isang 7'3" power rebound ang nagawa sa eksenang ito. Kai Sotto nakita ang open lane, nag-slide papasok sa loob ng paint at ang naging resulta isang easy basket para dito kay Kai Sotto. Resulta ng magandang court vision, nakita ang area na walang depensa. Sa larong basketball, meron at meron talagang parte ng depensa na mahina at kailangan na magkaisa ang mga players na nasa opensa para makita nila ito at magamit sa laro. Malakas ang rebound play na naman ang pinakita ni Kai dito, kaya double-double ang kanyang stats sa larong ito. Nagsipag si Kai at mataas ang energy at intensity ng kanyang laro. Mabilis ang naging reaksyon ni Kai sa play na ito, open lane na naman ang inatake, defender si binigay kay Kaiju ang bola, turn around, nilagay na lamang ang bola sa ring. Tira ng Yokohama, mintis pero Kai Sotto nakuha ang rebound at pumitaw ng baseline jumper. Pumasok ang tira, rebound na may kasama pang puntos laban sa dalawang imports na malapit sa kanya. Hindi nga rin mawawala ang good defense sa laro ni Kai at sa play na ito, mintis ang tira ng kalaban, bola nakuha pa ng Yokohama. Good defense naman ang pinakita ni Kai dito, tira ng kalaban sa loob ng paint, malapit sa basket, nagmintis, isang 7-3 ang nagbigay ng challenge kay Sotto, panalo ang depensa sa play na ito. Rebound play na naman nakuha ng Yokohama, salamat sa hassle ni Kaiju, napunta ang bola kay Kawamura. Maganda ang pag-box out ni Kai dito, mintis ang tira ng kalaban, kay Sotto nakuha ang rebound, Yokohama, sila naman ang aatake sa pagkakataong ito. Kung akala natin sa loob lamang ng paint pwedeng maka-score si Kai ay dito tayo nagkakamali dahil sa play na ito libre si Kaiju, nagbitaw ng isang 3-point shot, pasok ang 3, isang 7-3 na may tira sa 3 ang nakita natin sa eksenang ito. Good defense ang pinakita ni Kai Sotto sa play na ito, lumipad na naman ang bola, presence ni Kai sa loob ng paint, damang-dama ng kanilang kalaban sa depensa.
Kapag ganito palagi ang pinapakita ni kay Soto, hindi nga malayo na magdodominate rin ito sa Japan B1 B-League. Kay Soto na sa loob na ng paint, nakuha ang mababang bounce pass, big man play ang sumunod, malapit siya sa ring, ginamit ang board, swabe ang pag-score ni Kai dito. Kalaban tumira sa pagkakataong ito, kay Soto na sa loob ng paint, maganda ang pwesto, nakuha ang rebound sa eksenang ito. Persado ang pag-atake ni Kaiju sa basket kahit may mga defenders, pasok ang kanyang tira at double-double na naman ang kanyang naitala sa larong ito, 18 points na may kasamang 10 rebounds. Game day na nga ulit ng Yokohama Bicor laban sa Sanen Neo Phoenix. At may asim nga rin ng konti ang larong ito dahil isa sa player ng Sanen Neo Phoenix hindi na tinawag para sa Gilas team. Iba na ang Gilas ngayon, hindi na umaasa sa matagal na parehong sistema, coaches at players. Kaya naman asahan natin na magiging mainit at maganda ang larong Bicor kontra Sanen Neo Phoenix. Kay Soto challenge nga rin ang ibibigay ng mga import na kalaban laban sa kanya. Kaya naman hindi magiging madali ang larong ito para kay Kaiju, malawak ang experience ng kanyang kamatchup sa international competition. Thanks.